Good morning mga bossing. Ako nga pala si Jose Merce Jr. ng Molino 3, Bacoor, Cavite. Members po dito sa ano, conditioning team Sentang Bayan. Ngayon, natasan po tayo ni admin, isa tayo sa napili na mag-share para doon sa mga newbie o pagwang magmamanok. Magandang umaga nga pala sa mga puting admin natin kay Boss James at kay Boss Edwin. Natasan tayong mag-share konting tips. Ang nabigay sa aking topic ni Boss James tungkol sa pagbuhay ng CCU. Eh, pabilisin lang natin mga boss kasi maiksi na yung oras na binigay siya para sa video. Ganito. Pagkapisa, ako, ito, sarili kong style to mga boss ha. Bawat magmamanok may mga kanya-kanyang style. Ito, sariling diskarte ko mga bossing. Pag bagong pisa, ang unang-una dyan na gagawin nyo, huwag nyo muna papakainin. Purong tubig lang ang bibigay nyo sa kanila. Siyempre, may halong vitamins. Yan ang number one na gagawin nyo. Huwag kayo magpapakain muna. Kinabukasan na kayo magpatupa. Ang hinahalo ko sa vitamins, kung bakit malulusog yung sisiyo ko at halos nabubuhay lahat ng malulusog, hindi sila sakitin, ang gamit kong tubig, unang-una, mineral water. Para naiiwasan nila yung mga pagtatae. Yan. Mineral water ang tubig. Tapos ang nilalagay ko naman ng mga vitamins sa tubig, red cell, selectrogen, dextrose powder, saka yung tiki-tiki na pang-baby. Yan. Kaya, pagpasok sa sistema ng mga CCU, malaking magandang nadudulot sa kanila dahil nga sa kargado yung vitamins. Tandaan nyo, itong tips ko na to, mga sa mga bago, ang tubig ang number one na nagbibigay ng sustansya sa mga day old. Yan ang number one na nag-source ng vitamina na nagpapaganda sa mga sisiyo at nagpapalusog. Importante ang tubig na kargado. Okay? Saka, after ano, sa buong araw, kinabukasan, pwede na kayong patuka ng day old na patuka. Okay? Saka isa pa i-consider nyo, kailangan siyempre yung brooder nyo, safety. Ano siya, flexible siya. Pwede siya sa taglamig, pwede siya sa panahon ng tag-init. Alam nyo naman siguro kung ano ibig ko sabihin. Yung pag mainit, tatanggalin nyo yung mga harang na kumukulob para pumasok yung hangin. Ganon din naman, pagka taglamig naman, ibabalik nyo naman yung mga harang. Yung iba niya, nakabisagra, tinutupi lang yung mga dingding ng brooder. Okay? Saka, isa pa na mga factor na dapat niyo laging ano, tatandaan, yung kalinisan, lalo na yung sa waterer. Yung pinaglalagay niyo mismo ng tubig, isang buong araw niyo lang di malinisan yan. Makikita niyo yung roscas, di ba? May roscas yun, pinipihit yung waterer. Lumalagkit yan, nagkakaroon yan ng mga parang laway-laway na malagkit na yan ang nagiging source. Puro mga bakterya nandiyan dyan. Kaya kailangan dyan, regular na nalilinis, araw-araw, kung di man yung malinis ng twice a day, kahit isang beses ang araw, linisan yung mga waterer para malayo sa sakit, yung mga sisiyo. Pati yung mga feeder nyo, mga lagayin ng patuka. Kasi nga, di ba, yung ipot, ang sisiyo, kalat ng ipot niyan, minsan napupunta sa tubig, sa patuka, yan, yung mga lagi nyo ang i-consider. Okay, babantayan nyo lagi. Saka yung flooring, malaking factor yan, para hindi tinitibak, di ba, lalagay ng ipa, saka hindi, para hindi bumaho yung ano, yung brooder, ipa ng palay. Sa akin, ang gamit ko niyan, purong screen, yung plastic, yung pang sisiyo na screen. Yung kumakasya talaga yung ipot para pag napaka ng sisiyo, diretso laglag. Less ano, trabaho. Eh mga boss, saka, ito pa mga boss,
Hanggat maaari, magawa nyo ng paraan na hindi sila mapasok ng lamok o makagat ng lamok. Siguro naman, alam nyo naman yung gagawin para hindi lamokin yung mga sisyo nyo sa brooder. Ha? Gawa nyo na lang diskarte. Pero ako, gaya nga sinabi ko, style ko to, ang brooder ko talaga, nag-iilaw ako, lalo na pag madalas kasi, kadalasan kasi, mas gusto ko yung walang inahin. Pag may ilaw, automatic, ang lamok, takot pumasok sa brooder. Kasi yung agat ng lamok, isa yan sa source ng bulutong, saka mga kate-kate ng sisiw, sa balat nila. Yan yung mga, para maiwasan nyo yan, yung mga sakit, gaya ng bulutong. Okay. Yung sipon naman, yung sabi ko nga, sipon, halak, kalinisan lang yan para maiwasan nyo yan. Safety nyo yung mga painuman nyo na hindi nabibilad sa araw. Yan, source ng sipon yan. Pagka na-expose sa araw, sa init ng araw, yung mga water. Yan, isang ano, tip ko sa inyo. Okay? Pasensya na kayo. Medyo madali lang itong ano natin, sinorkat ko lang kasi dahil nga may kilang binigay sa atin nila atin na oras para ano, para sa video na to. Basta vitamins saka monitoring, yan ang magpapaganda sa sisiyo at magpapalusog. Pag nakita nyo yung sisiyo nyo, lalo na sa panahon, on and off, araw lalamig, tapos minsan tuloy-tuloy ang init, tuloy-tuloy ang lamig. Ako, naghahalo na ako ng antibiotic niyan for prevention. Kaya, bago pa lang mamuo yung sakit, kumbaga nagsisimula pa lang mamuo yung sakit, napiprevent ko na. Napapahinto ko na agad. Kaya hindi natutuloy ang magkasakit yung sisiyo. Yung iba, natatakot magbigay ng antibiotic. Ako hindi. Kasi sa tagal ko na rin nagmamanok, tested and proving ko na yan. Basta tama lang yung paggamit nyo ng antibiotic, mga boss, ha, tatandaan nyo. Huwag kayong bigay ng antibiotic nang hindi kailangan. Okay? Saka yung mga vitamins, kailangan. Gusto ko mang ibigay ng kumpleto detalye, maiksi talaga itong video, hindi kaya. Kaya, dun sa mga gustong maano yung sarili kong style, meron akong sariling YouTube channel, mga boss. Simple lang magmamanok YouTube channel. Andun po yung mga ginawa akong vlog, video para sa mga sisiyo, paano pagandahin yung mga sisiyo. Kompleto po, detalye. Pati sa mga pagpapaganda ng katawan ng manok. Sa tamang pagbibigay ng vitamin sa mga panlaban, andun po. Okay? Sana po, suportahan po natin lagi itong group natin na Conditioning Tips and Tambayan. Alang-alang kila admin, kay Boss Edwin at kay Boss James. Okay? Ako po yung nag-post kahapon. Sana po, suportahan natin yung group natin. Napakasarap po yung meron tayong group na nangingibabaw ang respeto sa kapwa magmamanok. Bukod sa masaya, mas maraming natututo na mga paguhang magmamano o kahit hindi paguhan kasi hindi naman lahat ng magmamano kay alam na lahat. Bawat magmamano may mga bagay din na hindi alam, na alam ng ibang magmamano. Kaya mga boss, di ba? Tama naman, di ba? Ano, hanggang dito na lang ako mga bossing. Sana nakapagbigay ako ng simpleng tip kahit medyo shortcut lang to doon sa mga bago na nahihirapang buhay na sisiyo. Magawa, basta yung sinare ko ngayon, i-analyze nyo lang. Pagka medyo may mga tanong kayo, punta kayo sa YouTube channel ko, Simpleng Magmamanok. Yun, hanapin nyo lang to yung mga video ko, marami akong video dyan. Siguro nasa 60 plus videos na rin. Iba-iba sa sisiyo, sa pagpapaganda ng mga panlaban, pagbibigay ng tamang vitamins, sa mga inahin, paano pag-priming. Okay, mga boss? Paano? Magandang umaga na lang ulit. Salamat po sa mga admin dahil sa focus na napili na mag-share ng konti para dun sa mga baguhan na magmamanok. Kahit paano, maging magsilbing ano, simpleng guide sa kanila sa pagbubuhay ng sisiyo. Okay? Paano? Paalam na mga
Kasi titi.